Ito si Lola Elsa. Nandito ulit ang Elsa's Kitchen. Kumusta na po ang mga friends ko? Ang mga lolo at lola sa buong mundo. At saka yung mga new mommy. Saka yung mga bagong misis. Manood po kayo sa akin. Matututo po kayo magluto. Simple lamang. Pero bago po ang lahat, don't forget to like and share and subscribe. And ring the bell! Lulutuin ngayon ay dako ng gabi ang lalaki at saka hipon. Tawag po dito eh. Ibang klase yung tinumok nila eh. Sa Bicol kasi yung nyog na kinugkod tinatagtad nila kasama yung mga hipon. Eh ayaw ko nun eh. May mga shells ng hipon. Baka makain ko pa ang shells ng hipon. Ito, lalagyan natin mamaya ng hipon. So, hindi ko na nga isa-isahin itong mga ingredients lahat. Basta ang lulutuin natin ay dahon ng gabi, laing, na may laman, na lulutuin for 2 hours. At saka, ang list naman ng ingredients ay, at saka exact measurement ay makikita nyo doon sa ating ano box below. Kaya, okay lang ito. Basta alam nyo, ang lulutuin ko ngayon ay gabi. Okay? Hello friends! Ito po ang una kong gagawin. Giniling na pork. Kalahating pound, 1/2 pound. Mayroong 1 cup na masarap na alamang. May tanglad, onion, chili, garlic, jalapeno, and ginger. Wow! Ang bango talaga ng ano? Garlic. Lagyan natin ang onion. Wow! Ang ating kawali, parang ano? Ano? Lagay natin ito, ginili. Brownie. Lagay na natin lahat itong mga condiments na to. Ayan. Ayan. Namoy mo lang. Bango. Dito talaga ang bida, ang tanglad. Ito natin ang alamang. 1 cup. Pamili kayo ng alamang na hindi maalat, ha? Ah! Ah! Wow! Luto na po ito. Set aside natin dito sa kwan. Sa isang lalagyan. Diyan muna siya sa isang tabi. Kasi itong kawali mamaya, lalagyan natin ang kwan ng gata para malinisan siya, para mabango. Ayun. Ganyan. Ito po yung kanyang tangkay. Ilalagay po natin dito bago natin ilagay yung mga dahon na nakatali para hindi siya masunog. So, ganyan siya, ha? Ganyan. Ngayon, mag-uumpisa na tayo dito. Ito po yung dahon ng gabi. Mga dalawa po ito. Ang gusto ko, nakikita ko doon sa mga taga-Bicol, lalagyan nila ng dahon to. Ganito. Tapos, itong ginisa natin kanina, nakita nyo ito nung ginigisa ko. Yung giniling, tsaka yung mga spices. Lalagay natin dito para maging masarap siya. Ganyan. And then, lalagyan natin ng ito, yung young coconut, yung ginagawa natin na ano, buko salad. Lalagay natin dito. Tapos, lalagyan natin ng 2 tablespoon na gata. Alam nyo po, nagsawa na kayo sa mga masasarap na ulam,
Kaya ito ang naisip kong gawin para maiba naman sa inyong panlasa. Okay? Ngayon, babaluti natin ito ng ganito. Meron pa ako twine dito para sa kitchen. Babaluti natin ng ganito. Meron pong balot na ganyan. Lalagyan natin ang balot na ganyan. Tatalian natin. Tatalian natin ang ganito sa gitna. Ngayon ko lang po gagawin ito kasi tinignan ko lang sa internet kung paano gagawin ito. Yan. So ito na po siya. Ilalagay po natin dito. Yan. So lahat yan gagawin ko, ilalagay natin dito. Mamaya lalagyan natin ito ng gata. No? Yun. Ulitin ko na naman. So kung gagawin nyo, ulit-ulitin nyo lang. Ulit ng ulit. Ulit ng ulit. May mga dahon na ano, na biyak-biyak. Dalawahin. Ito nga natin, patakpan na lang natin ang ganito para hindi pupunta sa butas. 2 tablespoon itong ating giniling para masarap. Sarap nito. Hindi ko tinikman. Sa itsura pa lang, napakasarap. Tapos lalagyan natin ang buko. Lalagyan natin ng 2 tablespoon na gata dyan. Lalagyan natin ng hipon. 2. Yun. Ayun. Ang ganda. Ayun. Tatalian natin ito. Kukuluan natin ito ng konti dito para masarap siya. Tapos itong isang lata, lalagay na natin dito. Ayan. Lalagyan din natin ng mga kalahati lang nito. Kalahati lang. Ayun, kalahati lang. Ito, linagay ko na. Tatakpan natin. Makikita natin mamaya. Kukulo-kulo. So, ngayon, 4 o'clock. Ihahain ito natin mga 6 o'clock. Okay? So, babalikan natin. Ito kasi, iniinit ko lang. Actually, ilalagay ko kasi ito dito eh. Para makuha lang yung lasa nung kawali kanina nung pinaggigisa natin. Oh, ayun o, nag-yellow-yellow. Masarap kasi ito eh. So, ilalagay natin to dito. Ayan. Ayan. So, tatakpan natin ito. Pakukuluan muna natin ito in high heat. Tapos, pag kumukulo na siya, saka natin imi-medium for 1 hour muna. Tapos, 15 minutes for another 30 minutes. Titingnan natin ang sitwasyon ng dahon. So, ito pala po, sa aking mga binalot, nakagawa ako ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po, ang tawag nila ay pinangat. Kung bakit pinangat, yan ay hindi ko alam. Basta ang alam ko, bago yung ginawa ko na may buko pa, tapos yung hipon linagay ko sa ibabaw, titingnan natin kung ano magiging lasa. Ito ay style version Elsa's Kitchen. Kay Lola Elsa. Ito na po siya. Luto na po ito. Yung natirang hipon, linagay ko na sa gitna. Tapos, lalagyan ko po itong mga ganito dito para pagkulo niya, maganda tingnan. Yan. 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 Hipon. This is my version, ha? Ito ang pinangat ng Elsa's Kitchen.
Lagyan ko rin ng konti itong hipon sa gitna para sumira. Yun. Yun. Pakukuluan muna natin ng konti yan. Kumbaga sa ano, yun ang ating kakanggata. Wala naman kasing kakanggata dito sa Canada. Kaya yun nasa nata yun. Sa tingin ko, napakasarap po nito. Linagay kang hipon sa ibabaw. Parang ayoko silang sirain. Kukunin na natin itong Tanglag. Lemongrass. Kukunin ko na. Lalapag ko na dito. Ngayon, wilted na talaga siya. Yung ano. Ito na po, yung ating niluto. Ayan. Punasan nila natin yung kato, para maganda tingnan. Ito na po, ang aking nilutong pinangat na dahon ng gabi. Ayan, ang natira kong hipon, lagyan natin. Ngayon, para maganda tingnan, kukuha ako ng gunting. Guguntingin muna natin yung ating tali. Guguntingin natin ang tali na linagay ni Lola Elsa. Bubuksan natin ngayon yan para makita natin yung loob. Ito, bubuksan natin. Titignan natin yung wilted na titignan natin yung loob ng ginawa natin. Ayan. Ayan siya. Nandun ang buko. Nandun yung alamang. Pwede na tayo kumain. Kuha mo na picture na. Ito, luto na po. Tikman na natin. Kailangan husgahan natin. Alam nyo naman, magaling ako manghusga. Okay? Oh, wow! Napakasarap! Bakit matamis? Parang gatas-gatas! Ang sarap! Paano to? Magambikolano, pwede ko na tapatan. Kayang-kaya ko palang gawin itong pinangat. Ang sarap talaga! Oh, wilted na talaga siya. Tapos yung mga ano sa loob, kunin natin yung mga giniling, yung mga hipon, yung kanina na dinagay ko. Tamang-tama lang talaga yung alamang lahat. Kaya ko naisip gawin ito, kasi halos the whole December, holiday, masarap lagi ang kinakain ng mga Pilipino. Jollibee, spaghetti, mga hamon, fruit salad, macaroni salad, lechon, mechado, mga malalaking prawn. Oh my God! Nagsawa na ba kayo? Ito ngayon, gabi! Ginawa ko talaga ito para sa inyo. Sana magugustuhan ninyo itong niluto kong version. Elsa's Kitchen, ang pinangat na dahon ng gabi. Sana magustuhan ninyo, kasi ako gustong gusto ko. Bye-bye! Happy New Year to all! Yes!